Good morning! Good morning, everybody! We're here! Welcome to Judas Cave! Judas Cave! Good morning, ako. Kami po to. Umalis kami ng Riyadh around what time? Busang gala ulit. Around 12 a.m. Tapos dumating kami dito sa Judas Cave, mga 5. Ang lamig! Yan no, Judas. Nandito ako sa aming garden. Hello! 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 Welcome sa garden. Hi! Hi. Good morning sa inyo lahat. Nakaganit. Malamig. Sige, yung sinasabi niyo pa rin. Malamig. Nakukuplang kami. Sorbe. Hufuf ba? Oo. Hufuf na kami, hufuf. Diba? Hufuf. Nandito na kami sa hufuf. Pero hindi pa kami pwedeng pumasok. Mamayang 8 a.m. pa. Excited lang kami. Nabusog kami sa itlog. Mamaya mag-iyong hufuf. Hello. So it was 6:30 a.m. in the morning, guys, when we decided na maghahanap kami ng coffee shop. And before that, doon kami natulog sa sasakyan. And to be honest, mas masaya if nagkukumpulan kayo. Bawat galaw may tawanan, may isang uutot may tatawanan. Basta ang saya lang if sa sasakyan lang or hindi expensive yung lakad, hindi na yung magho-hotel-hotel pa, di ba? So, eto na nga guys, before na kami pumunta, nag-research ako and they said there are 3 types of cave dito sa Al Hufuf. There is Al Aid Cave, kung saan matatagpuan doon sa west part ng mountain. And eto yung pupuntahan natin is ang Al Nashab, yung ginawang tourist attraction. Lastly, yung Al-Jamajim Cave. Oh, diba? Sobrang hirap i-pronounce. So, here we are, guys. It's past 8 a.m. So, open na. And as you can notice, a lot of restaurants or stores na na-close because siguro of pandemic. Or maybe they are just renovating. Pero you know what? Second time ko na pumunta dito sa Judas Cave or Alcara Mountain. Pero it's still the same. Maganda pa rin siya. It's still beautiful. Okay guys, so papasok na kami. And this is what I noticed. It is named Land of Civilization. And I do research naman why it is called Land of Civilization. Sabi doon, it was only named by the company who built the tourist attractions way, way back before. So, eto, papasok na kami sa entrance. Bali, on the alley, syempre, pictorial muna. And then we saw this sa my left side and I said, hindi ko napuntahan to noon. So we decided na kailangan talaga puntahan and i-enjoy yung lugar. Kasi nga, minsan ka lang pupunta ng Judas Cave. So dapat i-enjoy mo every minute and every terrain ng cave, diba? And at this moment, napagod kami sa pictorial. So, we decided na mag-chill-chill muna dito. So, eto na nga guys. Sabi nila, etong lugar na to is ginawa noong unang panahon na educational venue. Kumbaga, dito tinuturuan yung mga bata ng Quran, yung parang ginawa nilang eskwelahan. Tapos tinuturo yung Quran. And to be honest,
nung first na pumunta ako, I really felt na parang majestic nung lugar. And then, syempre, kami, wala kaming gagawin kundi mag-pictorial and show the world kung gaano kaganda yung lugar. By means of your photos, and there's a lot of social media platforms na kailangan mo tong i-showcase, diba? Kasi ang ganda ng lugar. Every terrain ng cave, sobrang ma-appreciate mo kung gaano siya ginawa ng Diyos. And also, we are lucky that kasama namin si Ruben kasi alam niya kung ano yung angle, yung timing, yung mga transition, basta in photography, alam niya. O, diba? Kitang-kita naman. Actually, hindi nga kami makausad-usad kasi every lugar, dapat kailangan kaming may picture. Hi! May mayo. May mayo. May maya. Oo. Actually guys, hindi ko alam if guni-guni ko lang or talaga yung third eye ko ay gumagana. Kasi nakita ko si Madam Lenny na pumasok sa isang area. Ala, and hindi naman tayo kasya dito. Sinundan ko din naman. Madam Lenny! Madam Lenny! Ha? Nakakatakot! So yun, hindi pala siya pumasok doon or walang taong na pumasok. Walang ilang! Kaya talaga, meron akong nakitang kamukha niya or nakadamit ng the same sa kanya na pumasok doon. Pero at first, natakot ako. Pero sabi ko, wag ko nang i-mind, diba? And then, ito yung nangyari. Siya gabi ipasok ka dito? Wala na! Ano na kayo? Mabagal ang makbo. Sure kayo? Guys, balik na! Nagalit si Uncle kay hindi nasunod. Nagalit ang Uncle kay... Dapat inidyo mo yun yung nagalit. May ba okay sana yun eh. Well, ito yung reason kung bakit nagalit si Uncle kasi gusto niya magkuha ng video tapos sisigaw ng wah! Masyak ka ba? Yura! Nagsabi pa siya na ano daw tayo? Sapat. Anong sapat? Animal. Uy, tulog ba? Oh! Anong sapat? Hindi ko sure kung nakuhanan ko. Animal? Sabi niya sapat? Uy, tulog ba? Baka short. Pangit kasi siya, Tama ka. Hindi siya pag-apit. Sige. Left and right ko na kayo, likod, gali, kagdubangan. Pauwi na po kami. Saan tayo pauwi? Sa Alcobar. So, yun na nga guys. Bali, papunta na kami ng Alcobar that time. Mga around 1 PM na siguro yun. Kasi gusto naming ma-experience din yung dagat. Tapos ma-feel namin na yung parang feeling mo na sa Pilipinas ka din. So, we decided na pumunta or nasa itinerary namin yung Alcobar. And then, akala namin guys, mostly na pumupunta dito is foreigners or Filipinos.
But meron palang mga local Saudis na nag-visit din nitong place na to via travel agency. Well, diba, at first, pagkakita nyo, akala nyo, man-made itong mountain na to. But it is naturally made by God. And very majestic lang yung pagkagawa. As in, kaya pala naging ganito, it's because of the abrasion of the limestones. And siguro merong chemical weathering kaya siya nagkaganyan. Actually, nung nasasakyan na kami, nagdiskusyon kami if this is man-made. And then, pag-uwi, syempre, nag-research ako. And na-amaze ako kasi nga, natural siya. And napakaganda. As in, gorgeous talaga. And mahahalin tulad mo siya sa mushrooms. Yung mountain of mushrooms. Diba? Napakaganda lang. And to be honest, I don't know if yung marks ng paa is naturally made din. Or it was man-made na. Kasi diba, parang ang hirap naman gumawa ng paa. Siguro man-made na. Pero at least, diba, na-achieve namin. Kasi yun yung hinahanap ko nung last eh. Thank you.